panibagong taon ng pagpapala. Panibagong taon na papupurihan natin ang Panginoon. Isang masaganang bagong taon po sa ating lahat. Napakasaya po na panibagong taon at unang araw ng taon ay narito tayo upang sambahin, papurihan ang ating Diyos na buhay. At gayon din po sa mga nasa kanya-kanyang tahanan, welcome po sa first service sa 2023. Napakarami natin pinagdaanan itong nakaraang taon, maraming mga challenges, pero ang higit sa lahat, maraming mga pagpapala na nakita natin kung paano tayo hinawakan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sa umpisan po natin ang taon ito na salubungin natin ang ating ang taon nito ng may pag-awit, pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Bago po sa lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa nakaraang taon, Panginoon, na kung paano mo kami sinamahan, kung paano mo kami sinubaybayan. Lord, salamat. Salamat sa mga challenges na ipinagkaloob mo. Sa mga pagsubok, Panginoon, na dinaanan namin, na nagpakita sa, na lalong nagpatibay sa aming Panginoon upang kami lalong lumapit sa iyo, lalo kaming ikaw ang aming hanapin at ikaw ang aming pagsandalang, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga katagumpayan, sa mga biyaya na ipinagkaloob mo na nagpatunay sa amin na tapat ka, tapat ang iyong pangako, Panginoon. Kaya po, Ama, kung paano mo po kami hinawakan nitong 2022, Lord, itinataas namin sa iyo ang 2023. Alam po namin, Panginoon, na napakarami mong inihandang mga pagpapala at mga biyayang ipagkakaloob, hindi lamang sa amin o through us. Gamitin mo po kami, Panginoon, ang GCF Bulacan upang lalo pang makilala ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito at sa mga karatig lugar, Panginoon. Lord, alam namin na maraming challenges na darating, marami kaming madadaanan, pero Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ay nandyan. Hindi namin alam ang bukas, pero alam namin na ikaw ang may hawak ng bukas. Kaya Lord, sa iyo namin ito itinataas, sa iyo namin itinataas ang 2023. Ang GCF Bulacan, Lord, ang buong pamilya ng GCF Bulacan ay itinataas ka at pinapupurihan ka at alam namin na mayroon kang dakilang gagawin sa amin sa taong ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. May I request everyone to please stand? Let us sing songs of worship to the Lord. Jesus, all
pursues me, how your mercy never fails me, till the day that shall lose me, I will sing, oh, I will sing. Amen, God, amen. Thank you, Jesus. Oh, to grace. To wander, Lord, I feel it. Prone to live the God I love. Here's my heart, Lord. Take and seal it. Seal it for thy glory above. Oh, yes, God. How your kindness yet pursues me, how your mercy never fails me, till the day that death shall lose me, I will sing, oh, I will sing. Oh, yes, God. How your kindness yet pursues me, how your mercy never fails me, till the day that death shall lose me, I will sing, oh, I will sing, till the day that death shall lose me, I will sing, oh, I will sing. My heart, Lord, take and seal it, seal it for thy courts above. Here's my heart, Lord, take and seal it, seal it for thy courts above. This is our prayer, O Lord, that you would take this heart and you would seal it, O Lord, that it may be offered only for you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Good morning, beautiful people of GCF Bulacan. Good morning. Praise God, praise God. Happy New Year sa ating lahat po. Sabi niyo naman po sa katabi niyo, Happy New Year. Pero sasabihin ko din po, ang sarap ng pakiramdam na ang first day of the year is Sunday pala. Amen. Sa totoo lang po, yung parang minsan iisipin mo, bakit natapat ng Sunday? Apektado yung aming ano. Pero ngayon ko lang po naramdaman ito, promise, unang araw ng taon at tayo ay nasa church. Praise God! Amen po ba? Praise God! How is your 2022? Amen! Ano pa po? Meron pa po ba? Talagang si Ami, laging mabilis sumagot. Alam na po bang pwedeng sumunod pa kay Ami? Amen! Is your 2022 accomplishing? Is your 2022 challenging? For some, is your 2022 heartbreaking? Iba-iba po ang ating naging karanasan. Pero, wag po nating katakutan ang 2023. The best is yet to come. Amen. Lahat po ng ating mga
Jesus is our firm foundation. Amen po ba? Amen. Ooh, come on, church. Let's sing this song. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Okay. Pag-awit po natin itong verses, sagutan po tayo. Amen? Yun muna pong mga lalaki. After ng mga lalaki, yung mga babae noon po. Amen po ba? Come on! I have a living hope. My firm foundation, I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Come on, once again. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty with power. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in once your again, holy word. Once again, I have a living hope. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has I put my hope in your heart.
tayo tumayo. Wow, sigurado po ang tagumpay. Amen po ba? Amen. Amen, GCF Bulacan. Ang dami po nating pinagdaanan ng mga nakaraang taon. Nevertheless, God has been so good to us. Hinabol tayo ng pagpapala. Amen po ba? Hinabol tayo ng lahat ng blessings. Let us declare the goodness of our God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Amen, God. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen, Lord, amen. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Amen, God. It's all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Oh yes, God. Your goodness is running after. It's running. It's running out for me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
version. Come on. God. You have been so good to us, O God. And we thank you for that. To undeserving people like us, you have been so, so good, Lord. And we thank you for that, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And we will never fail thanking you. We will never fail praising you. We will never fail exalting your name, for you deserve the highest praise. The God of this church, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. We bring back all the praises to you, O God, in the mighty, mighty name of Jesus, our Lord and Savior. And all God's people say, amen. 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 Amen and amen. Praise God. Praise God. Praise God. We may all be seated in the presence of the Lord. Habang inihahanda po natin ating kaloob sa Panginoon, hayaan yung basahin ko ng susulat sa Proverbs 11:25. The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered. Our God is a gracious God. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay, lalo na sa nagdaang taon. At may papakita din po natin to sa ating kapwa sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob para sa gawain niya. Hindi niya tayo pagkukulangin, bagkos ibabalik niya ito na higit pa sa ating pangangailangan. Tayo po'y manalangin. Ama na nasa langit na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, O Diyos, O God, sa nagdaang taon. Lord, sa lahat ng iyong biyaya na pinagkulong po sa amin, hindi mo kami pinagkulang. At sa darating pa pong mga taon, Father God, Lord, sa taong 2023, patuloy na pangunahan mo, Lord, ang aming buhay, aming mga trabaho, aming business, O God, ang lahat ng aming pinagkukuhanan ng biyaya mula sa iyo. Nawa, Panginoon, maibalik po namin sa iyo ito na may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon Diyos, at patuloy kang mapapurihan sa pamagitan po ng ating pagkakaloob. Sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, maaari ninyong ihulog ang inyong mga tithes and offering sa mga account na makikita nyo sa inyong screen. Pwede nyo na pong ilagay sa box. Salamat po. Let us all rise for the reading of God's Word. Our scripture passage is found in Hebrews chapter 13, 5 to 6. Let us all read together. Make sure that your character is free from the love of money, being content with that you have,
For he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. The Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? May the Lord add blessings to the reading of his word. You may now all take your seats. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning and Happy New Year. Ayan po, parang wala yata yung galit sa akin dun sa taas. Ha? Mukhang okay yung aking sound. Ha? Anyway, we praise and thank God for this morning at purihin ang Diyos na tayo ay tinawid ng Panginoon mula sa year 2022 at ngayon ay nasa year 2023. So tayo pong lahat ay manalangin, magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa panibagong taon na kanyang pinagkaloob. Aming Ama na nasa langit, kami po ay muling nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Tunay na napakadakila mo, tunay na ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha na lahat ng bagay. Tunay na walang bagay na di makapangyayari sa inyo. Ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam mo ang lahat sa amin, alam mo ang aming kabiguan, ang aming pagtatagumpay, ang aming kalungkutan, ang aming kasiyahan. Alam mo ang lahat sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na sa tuwi't wina ay suma sa amin. Maraming salamat sa katotohanan ito, O Lord, na walang lugar sa mundong ito na hindi ka namin kasama sapagkat ikaw ay tunay na nananahan sa amin. Ikaw din ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na puno ng biyaya. Ikaw ang tapat na Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na puno ng awa at habag, O Lord, puno ng pagmamahal. Ikaw din naman ang Diyos na makatwiran, ang Diyos na banal, ang Diyos na just, O Lord. And with this, O God, we come to you and ask, Lord, for your forgiveness sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Yamang alam namin naman na kung merong mang kasalanan sa aming puso't isipan, hindi ito magiging, o ito ay magiging hadlang sa aming paglapit po sa inyo ngayong umaga. Pero salamat po sapagkat ang pangako mo mula sa iyong buhay na salita na kung ipahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami po inyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. At sa oras na ito, O Lord, gagalakan namin na ibalik ang lahat ng pasasalamat din sa nagdaang taon. Maraming salamat sa mga hamon sa buhay, sa kalakasan at biyaya na inyong pinahiram sa amin at pinagkalob sa amin upang ito ay mapagtagumpayan. Salamat sa mga problema na aming naranasan, sa mga lessons na aming natutunan mula sa mga hamon sa buhay na aming naranasan. Maraming salamat sa pagtatagumpay. Salamat sa mga blessings na aming naranasan, O Lord. Salamat sa mga pangangailangan na natutunan namin na patuloy pa na magtiwala sa inyo po lamang. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay at sa pamamagitan ng aming buhay. At sa pag-arap namin ngayon sa bagong taon, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kasiyahan, ikaw ang aming tunay na kumpiyansa sa pagharap sa taong 2023. Lord, we know na you are God who holds tomorrow, God, and you are God who is powerful and God who cares and loves us, O Lord. At sa katotohanan ito, alam namin na ito rin yung aming sandigan na pwede naming harapin ng may kumpiyansa ang bagong taong 2023. At sa aming pagsamba ngayong umaga, especially sa pag-aaral namin ng iboy na salita, iniingin namin ang pangunguna ng Banalay Espiritu. Kayo nawa ang siyang manguna sa amin.
at kayo ang kumilos sa aming kalagitnaan ng mga salita mo ay maging kaaliwan, paalala, at kung kinakailangan na kami ay masaktan mula sa iyong salita, maraming salamat. Tulungan mo kami na magpakumbaba at sumunod sa panunto sa conviction ay binibigay ng banal na Espiritu. Sa iyo po pinagkakatiwala namin lahat ng ito sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, year 2023 at sarap isipin na unang araw ng taong ito, unang linggo ng taong ito, tayo ay magkakasama para magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga, paano niyong hinarap ang bagong taong 2023 at paano niyong winakasan ang year 2022? I hope and pray na marami sa atin o kung hindi man lahat ay nagbigay ng panahon ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa at nanalangin, nagbahayag ng pagtitiwala na ang Diyos ang siya nating kasama sa bagong taon na ating haharapin. Last night, our family ay winakasan ng taong year 2022 sa pagtingin sa mga pagpapala na ibinuos ng Panginoon. Actually, isa lang yung inihingi ko sa kanila na blessings pero hindi sila magkaumayaw na ibahagi ang mga pagpapala na kanilang natanggap mula sa ating Panginoong Diyos. But at the same time, I asked them, ano naman ang inyong tinitingnan pagdating ng year 2023? At kanilang pinagkaloob o ibinigay ang mga panalangin at nakakatuwa bilang isang ama. My heart is full of joy to hear my children talk about the blessings and the things that they are excited about, especially sa pagharap sa year 2023. Because I know with all my heart, no, magkakaroon lamang tayo ng mas maayos, mas maganda na pagtingin, pagtanggap sa mga darating sa taong ito kung tayo ay nakafocus sa ating Diyos na buhay. At sa ating unang mensahe for the year 2023, gusto ko po kayong tanangin ngayong umaga. Talunin ko na po ito muna. Are you confident to face this new year? Meron ba kayong kumpiyansa na harapin ang taong 2023 pagkatapos ng mga nagtaang taon? Sapagkat kung babalikan po natin, ang year 2022 ay isa siguro sa mga taon na puno ng hamon sa marami sa atin. Ito ang panahon na kung saan ay talagang bumulusok yung inflation rate. Ito yung taon na kung saan marami ang nawalan ng hanap buhay. Sabi nga natin, yung matatapos ng taon, yung kilo ng sibuyas. Noon, pag kumain ako ng hamburger, ang lalaki ng sibuyas. Parang nung kahapon na kumain yata ako, walang sibuyas. No? So, parang anong kasiguruhan na meron tayo na gaganda ang buhay at magiging maayos sa bawat sa atin ang year 2023? Then, another question is, where does your confidence come from? Saan nakabase, saan nakasandig ang iyong kumpiyansa sa pagharap sa taong 2023? The passage that we'll be discussing this morning, I believe, ay isa sa mga talata na pwede nating panghawakan sapagkat dito makikita natin ang mga tatlong pangako ng Panginoong Diyos na pwede nating sandigan sa pagharap natin sa taong 2023. So muli balikan natin ang Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Ang sabi po rito, pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Verse 5, read. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sandali lang po. Parang ang pangit yata ng unang-unang bigkas ng talata. No? Pero tuloy po natin. Bakit nga ba hindi dapat? Sabi niya rito, sapagkat hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. So, sa Hebrews chapter 13 verses 5 to 6 ay makikita natin, just what I have said a while ago, ang isang napakalagang paalala sa buhay natin sa pagharap natin sa bagong taon. Bago natin buksan o tinan yung mga pangako ng Panginoong Diyos na pwede nating sandigan, tingnan muna natin yung paalala o yung utos na ibinigay ng manunulat
bago niya ibinigay yung kasiguruhan na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya dun sa unang bahagi ng Hebrews 13 verses 5 to 6, sabi niya, let your conversation be without covetousness. O sinasabi niya, let not your heart be without covetousness, or let your way of life, no, ay hindi magkaroon ng pag-ibig sa salapi. Let not your heart be without covetousness, and be content with such things as you have said. So the command from this verse is very clear. Be content. Tayo ay magkaroon ng kukontentuhan sa buhay. Sapagkat kung hindi magiging kontento, kung hindi magiging tama ang ating pananaw sa ating buhay, gaano man kadami ang pagpapala na meron tayo, hindi pa rin tayo masisiyahan at magkakaroon ng kapayapaan sa pagpasok ng year 2023. Now, the most common form of covetousness, sabi nga natin, is the love of money. Ito yung pagnanais ng mga material na bagay na wala sa atin o meron tayo, sabalit gusto pa natin ng masigit pa. So sa verse 5, sabi rito, let your manner of life be without covetousness. Now, yung word na without covetousness, sa original na salita, sa Grego, yan ay isang salita lamang. No? Hindi ko nababanggitin kung ano yung Greek word. Sa amin po kasi sa Greek, nung kami ay nag-aral sa seminary, sabi nila, hindi nyo kinakailangan banggitin ang Greek word. Dahil on the first place, hindi mo rin naman maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng salita. But the meaning is very clear. So sa Greek word, ang salita na ito ay isang salita lamang na sinasabi niya na bilang mga tao, huwag tayong magkaroon ng pagmamahal sa salapi. O dun sa mga bagay na tinitingnan natin o ninanais natin na mapasa atin. Bakit if you begin to love money, pag sinimulan mong mahalin ang salapi, the Bible is very clear, we are sinning against Him. At pag tayo ay naging mapagmahal sa salapi, meron itong masamang maidudulot sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bilang isang mananampalataya, kung tayo ay pasensya na sa salita, mukhang pera, then magiging hindi epektibo ang ating testimonya sa mga taong nakapaligid sa atin. Napakapangit tingnan ng isang tao na nagsasabing tagasunod ni Kristo, subalit puro pera ang laman ng kanyang bibig. Napakapangit tingnan ng isang tao na sinasabi niyang siya ay mananampalataya, subalit ang kanyang sandigan, ang kanyang panuntunan sa buhay ay pagkakaroon ng maraming kayamanan sa mundo nito. Huwag niyo ako mamalin. I'm not saying na mali ang maging mayaman o magkaroon ng maraming kabuhayan. Subalit ang sinasabi ng Bible, ang pagmamahal sa salapi yung mali. No? Huwag tayong magkaroon ng mas malalim na pagnanais at pagsandig sa kayamanan ng sanlibutang ito. At pag tayo ay naging mapagmahal sa salapi, nawawala rin yung kagalakan. Si Rockefeller na isa ay sa pinakamayaman sa buong mundo. Ang sinabi niya, ang pinakamahirap sa mundo ay yung tao na walang ibang inisip kung hindi pera. Would you agree with that? Parang hindi naman, no? Explain natin ng konti para mag-agree kayo. Pagka ang tao daw puro pera ang kanyang pag-iisip, malungkot siya. Kasi kahit na napakadami niya ng hawak, no? Hindi pa rin siya masiyahan. So money, hanggang tingnan niyo po yung mga tao na sabi natin bilyonaryo na nga masasabi, pero still nagnanako pa rin sa kabangbayan sapagkat walang kasiguruhan o walang kasiyahan o kakontentuhan sa anumang bagay na meron sila. The book of Proverbs is very clear. Sabi niya merong anim na bagay na walang kakontentuhan. Yung alam niyo yung leech, yung ano ba tawag yan? Linta. Parang pag kumapit sa iyo, dire-diretso yung kapit niyan, ano? So parang ganun din daw ang isang tao na punong-puno ng pag-ibig sa salapi. Sa Luke chapter 12 verse 15, merong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya o sa mga disipulo. Sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ulitin ko po ulit, sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang
kayamanan. Now, this is a good reminder for all of us as we face this new year at sa mga darating na panahon. If you think na ang kayamanan ang magbibigay ng meaning sa iyong buhay, baliktad yung sinasabi ng Bible. Yung mundo, yun yung sinasabi niya. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi kayamanan ang magbibigay ng tunay na diwa ng buhay ng isang tao. So sinasabi niya yung covetousness, sa isang banda, hindi ito nagbibigay ng magandang pananaw pagtingin sa buhay ng isang tao. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. No? Lasting after material riches, in a real sense, is sin. Kung ang focus natin ay puro material na bagay lamang, magkakaroon tayo ng problema. Mawawala yung tunay na diwa ng buhay kung bakit tayo narito sa mundong ito. Kaya sa pag-arap natin sa bagong taon, marahil marami na tayong nasayang na taon. Hindi lamang yung year 2022, sapagkat sa pagsusumikap natin na magkaroon ng maraming kayamanan, nakalimutan natin ano yung tunay na layunin ng buhay na ipinagalab sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko ulit, huwag niyo akong mamaliin. I'm not saying na kayo ay hindi magsumikap. Meron lamang thin line na sinasabi yung pagiging kontento at pagiging sakin. Nakuha niyo po, parang minsan, maliit siguro, pagiging kontento at pagiging tamad. Merong mga taon, ay kontento na ako, pero hindi ka kontento, tamad ka lang, ayaw mo lang kumilos. Nakuha niyo po, meron namang, hindi, gusto ko kasi mapagyaman pa kung ano binigay na, pero hindi ka lang, yung pala ang nagahari na sa kanyang buhay is covetousness. So be careful. Maganda, nabantayan natin lagi yung ating sarili. Now, I'm not saying na just what I've said, it is wrong to have money. Ang sinasabi ng Bible, it is wrong to lust after the money. Huwag kang magmukhang pera, ang sabi doon sa verse 5. No? At masiyahan na kayo sa anumang nasa sa inyo. Ang Bible ay maraming talata na binabanggit kung paanong dapat na maging tama ang pagtingin natin sa anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Even the skill that we have, sabi ng Panginoon o ng Biblia, yan ay pinagkalob sa atin o galing sa ating Panginoong Diyos. Look at Deuteronomy chapter 8, verse 18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Now, the context of Deuteronomy chapter 8 is very interesting. Dahil pagpasok nila sa promised land, no? Ang utos kaagad ng Panginoon sa kanila is, mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak na mahalin ang Diyos na kanilang buong puso, buong kalula, buong pag-iisip, at buong lakas na meron sila. Then, pinakita din ni Moses na kung kayo ay susunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, then yung blessing ay darating. Pero kung kayo ay lalayo sa Panginoon, then curse ang ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga, kung titingnan nyo, yung mga mananampalataya sa New Testament, ang konsepto nila, no? Kapag ang isang tao mayaman, ibig sabihin malapit siya sa Panginoong Diyos. Kasi ang galing doon sa principle na binato sa Deuteronomy chapter 8. So sa madaling salita, parang sinasabi, kaya nga kumalala nyo nung merong mayaman na lumapit sa Panginoon at tinanong niya, Panginoon, anong dapat kong gawin para akong maligtas? Then sabi ng Panginoon, sige, kung nagawa mo na yan, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Then hindi kayang gawin ng tao, lumayo siya, and then sabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok ang camel sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kalangitan. Now, ang tanong ng mga disipulo, Panginoon, kung mahirap para sa mayaman ang pumasok sa langit, then how much more kami na mga mahihirap? Dahil yung konsepto, yung tanong na yon, galing dun sa konsepto na pagka ikaw ay mayaman, then you are malapit sa Panginoong Diyos. So, pero sinasabi dito ng Panginoon, through Moses na kung ikaw man ay magkaroon ng kayamanan, the skill, yung kakayahan na meron ka, galing pa rin sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin, kung ang skill ko ay galing pa rin sa Panginoong Diyos, hindi ko dapat angkinin na as if na ako yung pinagmulan ng lahat ng hawak na meron ako. Sapagkat ito ay kaloob lamang ng ating Panginoong Diyos. And this is interesting because most of the men of God in the Old Testament
eh mayayaman na tao. Remember Job? Siya ang pinakamayaman sa East. Si Moses, si Abraham, pinakamayaman. O isa sa mga pinakamayaman during his time. Maraming mga tao na pinili ng Panginoong Diyos na masasabi natin na sila ay mga may kaya sa buhay. Maganda ang buhay. Sapagkat possible na ang isang mananampalataya ay pagyamanin ng Panginoon at bigyan ng maraming kayamanan sa mundong ito upang maging kagamit-gamit para sa kanyang kalulatian. But once na ikaw ay pagyamanin ng Panginoon, just in case, and Lord willing, pagyamanin kayong lahat ng Panginoon, bigyan kayo ng opportunity ng Panginoon, buksan yung opportunity sa bawat isa. Katulad ng panalangin ni Jabez, Lord, extend my territory. Bless me indeed. And then, God answered your prayer. But just in case nasagutin ng Panginoon ang iyong panalangin, listen to this. Psalm 62 verse 10. Pwede pong pakibasa? That's the key. Do not set your heart upon riches. Pwede ka palang pagyamanin ng Panginoong Diyos, pero sabi ng Panginoon, huwag mong ilagay ang puso mo dyan. O yung salita pa na, do not be possessed by your possession. Naniniwala ako na bilang mga anak ng Panginoong Diyos, nais din ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng kasiyahan, maging magandang yung buhay. Subalit higit sa lahat, sa anumang material na bagay na nais ibigay ng Panginoon, maging tama yung puso natin. Maging tama yung pagtingin natin sa mga pagpapala na meron tayo. And that is the reason why the author of the book of Hebrews, na sinasabi niya, ito yung mga panghuling salita niya eh, no? Sa book of Hebrews. Sabi niya, huwag kayong maging mukhang pera. Sabagat there's a great tendency for us na mag-focus tayo ng gusto sa material na bagay kaysa doon sa gusto ng Panginoon na ipagawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Apat na bagay. Kapag tayo ay naging mapagmahal sa salapi, meron itong masamang maidudulot sa buhay natin. Naalala niyo po ba kung anong naidulot ng pagiging mapagmahal sa salapi sa buhay ni Balaam? Sino ba si Balaam? Si Balaam ay isang propeta kung saan ay lingkod ng Panginoong Diyos na nagpapangaral o nagpapahayag ng kalooban ng Panginoon. Subalit, nung dumaan ng mga Israelita sa lugar ni Balak, maalala po ninyo, kinuha ni Balak itong si Balaam, binayaran para isumpa yung bansang Israel. Now, bago pa man gawin ni Balaam itong bagay na ito, maliwanag na sa kanya. Ang sabi ni Yahweh kay Balaam, huwag mo yung kakantiin ng mga tao na yan sapagkat yan ay akin. But because of the love of money, no? Dahil sa pag-ibig sa salapi, kahit na alam niya ng mali, kahit alam niya na hindi ito yung kalooban ng Panginoong Diyos, sinubukan niya pa rin. Kaya there was a time, naalala ninyo yun, sabi nga niya ni itong si Balaam, pumunta doon kay Balak, di ba? With the intention na i-cursed yung bansang Israel. Naalala niyo, nakasakay siya sa donkey? At pagkatapos nagsalita yung donkey? Dahil kahit na taliwas sa maliwanag na kalooban ng Panginoon Diyos, itong si Balaam gusto pa rin tumuloy. For what reason? For money. Minsan kapag ang naging focus natin mali, yung decision din natin madalas mali. Year 2023, marahil marami tayong mga pangyayari na naganap o ginawa sa year 2022 na hindi natin masyadong naaninag o hindi natin nakita kung ano yung tunay na kalooban ng Panginoon Diyos kasi mali yung focus natin. Instead na nakafocus tayo sa Panginoon, nakafocus tayo sa material na bagay. Do not be like Balaam. Or si Gehazi. Kilala niyo po si Gehazi? Ito yung alalay ni Prophet Elijah, no? Naalala nyo si Naaman, yung general, ay nagkaroon siya ng sakit na leprosy. At tapos nagpunta siya doon sa Israel at ang sabi ni Prophet Elijah, ikaw ay lumubog dyan sa Jordan River. So nung una ayaw niya pero wala siyang magawa, lumubog din siya at lumini siya, gumaling siya.
So nung gumaling siya, gusto niyang bigyan ng reward itong si Prophet Elijah. Pero hindi tinanggap ni Prophet Elijah. Pero si Gehazi, yung kanyang alalay, anong ginawa niya? Hinabol niya si Naaman. At nagsinungaling siya, sabi niya ganyan, ah, sinasabi, pinapasabi nga pala ng aking amo, bigyan mo siya ng ganitong amount. So pagbalik niya ngayon, eto, tinanong siya ni Prophet Elijah, saan ka galing? Kasi alam na ni Elijah kung ano yung kanyang ginawa. Dahil sabi niya, dahil sa iyong kasakiman, yung sakit na iniaman mapupunta sa iyo. Then, siguro itong pinaka-classic na example, Judas. Dahil sa pagmamahal sa salapi, for 30 pieces of silver, ibinenta niya ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kapag na naging mali ang focus natin, yung heart natin, sabi nga, nagiging kaagaw ng ating Panginoon. Kaya nga siguro sa Matthew chapter 6, of all the things na sinabi ng Panginoong Jesus, na hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawang master, yung isa ay ang Diyos at ang isa ay kayamanan. Si Judas, mas ipinagpalit niya ang Panginoon kaysa pinagpalit niya ang Panginoon sa kayamanan. Siguro last example, Ananias and Sapphira. Naalala niyo po si Ananias and Sapphira sa Acts chapter 5? Dahil sa pagmamahal sa salapi, eto, kung eto ganito pa siguro ang panahon natin, baka maraming bubulag dito sa ating iglesia, no? Sabi, etong si Barabbas ay nagbenta ng kanyang ari-arian at pagkatapos yung napagbenta niya, ibinigay niya sa church. So maraming na-encourage dahil napakaganda ng kanyang ginawa. So anong ginawa ngayon etong ni Ananias at Sapphira? Sila man ay nagbenta rin ng kanilang ari-arian at pagkatapos, binigay nila yung napagbentahan sa church. Pero pagdating doon, tinanong si Peter si Ananias. Sabi niya, Ananias, ganito lang ba talaga yung pera na napagbentahan ninyo? Sabi ni Ananias, opo, ganyan lang. Sabi nga niya ni Peter, bakit ka nagsinungaling sa Espiritu? At dahil doon, namatay si Ananias. Kasi yung sinabi niyang amount, hindi yun yung totoo na napagbentahan. Parang sinasabi ni Peter, nung pera mo yan, wala kaming pakialam dyan eh. No? Pero dahil ipinangako mo yan sa Panginoon, bakit ka nagsinungaling? Para maging sikat ka, maging bida ka? No, sabi niya ganyan, wala namang problema kung kalahati lang ibigay niya. Pero ang problema, nagpabango ng husto. So kaya ngayon, patay. Then dumating si Sapphira, tinanong siya ni Peter, talaga bang ganito lang ang napagbentahan? Sabi ni Sapphira, opo, ganyan lang. Sabi ni Peter, nagkasundo pa kayong mag-asawa sa pagsisinungaling. Then, patay din si Sapphira. My point is this. Napakaganda nung aksyon ni Ananias and Sapphira to help the ministry. Pero dahil merong covetousness dun sa loob ng kanyang puso, instead na mas maging maluwag para sa kanya, no? Naging instrumento ito upang magsinungaling sa Panginoong Diyos, dayain ang mga tao na as if na siya ay napakagandang kalooban, subalit sa totoo, may pagkukunwari. Na ang naging kapalit ay kamatayan. Mga kapatid, siguro sasabihin niyo, Pastor, bakit naman ganyan? Umpisa ng taon, ito yung ating pag-uusapan. Sapagkat sa pagharap natin sa year 2023, hanggat hindi tama ang ating puso, maganda man ang iyong buhay, hindi ka pa rin mapapayapa at masisiyahan. Subalit kung magiging tama ang puso natin, hindi man tayo maging masagana ng gusto, masaya tayo, mapayapa tayo, sapagkat ang focus natin nasa Panginoon. Amen? Look at Job chapter 31, verse 24. And 28. Sabi niya, if I have put my confidence in gold and called fine gold my trust, then sa verse 28, that too would have been an iniquity calling for judgment. For I would have denied God above. So ibig sabihin, sa pagpasok ng year 2023, kung ang confidence ko nandoon sa kayamanan, that is sin. Kasi dapat supposed to be, ang pagtitiwala ko, ang aking kumpiyansa,
wala sa anumang bagay na meron ako o hawak ko. Dapat pala ang kumpiyansa natin bilang mga tunay na mananampalataya sa buhay na Diyos. Nakuha niyo po? Kung bakit kasalanan, kung sakasakaling ang ating confidence ay nasa kayamanan? Kasi pinapalitan natin yung Diyos ng material na bagay. Nakalimutan natin na sa isang iglap pwedeng mawala ang lahat ng ito. Remember Job? In less than 30 minutes, naubos yung kanyang kayamanan. Hindi pa tapos yung nagbabalita na umatake sa kanyang mga alagang hayop. Meron na namang darating. Hindi pa tapos magsalita. May darating na naman. Less than 30 minutes, naubos ang lahat. Gano'n man kadami ang kayamanan, saglit lang yan pwedeng mawala. Pero kung ang Diyos ang iyong panuntunan, ang iyong sandigan, mananatili siya magpakailanman. In fact, doon sa verse 8 ng Hebrews chapter 13, binigyang diin ng author, the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. In contrast doon sa wealth na inahanap ng maraming tao na narito ngayon, maaring wala na bukas. So saan mo ilalagay ang iyong kumpiyansa sa buhay? Ulitin-kulit, sa pagharap natin sa year 2023, it is very important na maging tama yung puso natin. Sa pagpasok ng bagong taong ito at sa mga darating pang mga taon, kung luluubin ng Diyos, ang utos sa atin ay maliwanag. Pwede pong pakibasa ng malakas? Ayan. Maliwanag po. O sa anumang bagay sa mundong ito. Sapagkat sisiguraduhin ko sa inyo, mabibigo po tayo. Now, ang tanong is, kung hindi dapat ilagay sa kayamanan ang ating kumpiyansa, saan or kanino ko dapat ilagay ang aking kumpiyansa sa pagharap sa bagong taon at sa mga darating pang taon? GCF family, kung mayroon man tayong dapat pagkatiwalaan ng gusto sa pagharap sa bagong taong ito ng year 2023, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Manalig tayo sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Actually, sa seven essentials na pag-aaralan ng Lord willing, ipag-aaralan din natin dito sa GCF family, isa sa mga pagpapahayag ng pamumuhay sa pananampalataya. Pag sinabi nating namumuhay ako sa pananampalataya, ay naniniwala ako ng lubusan sa aking Panginoong Diyos at pinangahawakan ko yung kanyang mga pangako. Maaring hindi ko pa nararanasan ngayon, nahawakan ngayon, but dahil sinabi siya ng Panginoong Diyos, yun yung pangahawakan ko. Now, balik tayo sa passage. Ano yung pinangahawakan natin na pangako ng Diyos sa talata na ating pag-aaralan? Tatlong bagay po. Number one, the presence of God. The presence of God. Sabi niya rito, let your conversation be without covetousness and be content with what you have. Why? For he had said, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Kapatid, ito yung ating katiyakan at kaaliwan sa pagharap sa year 2023. Hindi tayo pababayaan o iiwanan man ng ating buhay na Diyos. Hindi tayo pababayaan o iiwanan man ng ating Ama na nasa langit. If God is your Father, and indeed, He is your Father, no? Kung ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, nanampalataya sa Kanya, do you think pababayaan ka ng Panginoong Diyos? Hindi. So yun yung pag-asa natin, yun yung ating kumpiyansa sa pagharap sa year 2023. Bilang aking Ama na nasa langit, ang pangako niya, hindi kita pababayaan o iwanan man. Kaya yung pagmamahal sa salapi, tanggalin mo yan. Kasi yung pangako o yung kayang ibigay ng bagay na yan, no, may limitasyon. Pero yung Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubusan at hindi ka iwanan sa anumang sitwasyon, walang hangganan. Totoo na may mga challenges tayong harapin sa year 2023. Totoo na malalagay tayo sa sitwasyon na hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Lalo na pag dumarating na yung mga bills o kung ano paman. O iba't ibang klase ng hamon
maaring mga desisyon na dapat nating tayuan, lahat ng yan ay mararanasan natin. Pero yung pangako ng Panginoon, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So yun yung panghawakan natin as we face this new year 2023. Meron kang trabaho, meron kang sariling hanap buhay o negosyo, meron kang mga pinapangarap na maabot o simulan sa year 2023. Ang sarap isipin, kasama mo ang Panginoong Diyos. Sapagkat hindi ka niya iiwanan o pababayaan. One of the blessings that we received from God when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, no? Nagkaroon tayo ng tinatawag na union with Christ. Union with God. Union with the Holy Spirit. What is my point? Nung tinanggap natin ng Panginoon, isa sa mga blessings sa atin, nanahan sa atin ang Banal na Espiritu. Si Kristo ay suma sa atin. Ang Ama ay suma sa atin. Saan man tayo ngayon pumunta, kasama natin ang Panginoong Diyos. Kaya yung promise na I will never leave you nor forsake you, yun yung pwedeng yakapin ng isang tunay na nasa sa Kanya. Saan man ako pumaroon, anumang panahon, hinding-hindi ka pababayaan o iwanan ng ating Panginoong Diyos. Second, the provision of God. The presence of God and then the provision of God. I think contentment, no, comes when we realize that God is good. Maliban na magkaroon tayo ng tamang pagkakilala kung sino ang Panginoong Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kakontentuhan sa buhay, kumpiyansa sa pagharap sa buhay. Tingnan niyo po ito. If God is good, kung ang Diyos ay mabuti, ibig sabihin, ito yung sinasabi niya, I will never leave you nor forsake you. Dahil mabuti ang Panginoong Diyos, hindi kanya ilalagay sa alanganin na hindi mo malulusutan. Hindi kanya bibigyan ng pangangailangan na hindi niya tutugunan. Kasi ang Diyos ay mabuti. Look at Matthew chapter 7. Verse 7, sabi niyan, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, when his son asks for a loaf, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Nakita niyo po yung contrast na binabanggit ng Panginoon. Sabi niya, kung yung masamang, kung yung tatay, no, kaya niyang ibigay kung ano yung hinihingi ng kanyang anak, how much more yung ating Ama na nasa langit? In fact, yung kabutihan ng isang ama na nagbibigay sa pangangailangan ng kanyang anak, tinawag pa ng Panginoon na masama compared dun sa kabutihan na meron ang ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, kahit na napakabuti ko, compared dun sa kabutihan ng Panginoong Diyos, masama pa rin ako. So yun yung sinasabi niya na, how much more? Kung yung tatay mo na masama, kayang magbigay ng mabuti, then how much more your good Father in heaven? Nako niyo po, year 2023, yung pwede nating yakapin, meron akong Ama na mabuti. Meron akong Diyos na mabuti. Na ibibigay niya kung ano yung aking pangangailangan. In fact, yun naman ang promise niya eh. Ang promise ng Panginoon, He will provide for all our needs. Hindi yung ating gusto, kundi yung pangangailangan natin. And this is the point of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, humingi kayo, kumato kayo, sapagkat logically, pag ikaw ay humingi, bibigyan ka. Kumato ka, ikaw ay bubuksan. Maghanap ka, ikaw ay makakatagpo. So kung ito yung katotohanan, tumawag ka sa Diyos, humingi ka sa Diyos, kumato ka sa Diyos, hanapin mo ang Panginoong Diyos. At ibibigay niya ang iyong pangangailangan.
So realize that God is good. Second, realize that God is good and realize that God is omniscient. Pag sinabi nating God is omniscient, ang ibig sabihin ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa madaling salita, kung ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay, alam niya kung ano yung tunay nating sitwasyon. Alam niya yung ating pangangailangan. By the way, yung pangalan na Jehovah Jireh, the Lord provides, literally, ang meaning niya is nakikita ng Diyos bago pa dumating ang pangangailangan. Kaya yung provision ng Panginoong Diyos, laging timing. Kasi bago pa man dumating ang pangangailangan mo, nandun na yung provision ng Panginoon. Alam na ng Panginoong Diyos, kaya niya ipuprovide. So, if God knows everything, ikabit natin doon na God is good. Can you imagine that? God is good and He knows everything. He knows the need of His children. Sabi niya, ba't ka magtitiwala o didepensde o bakit mo ilalagay ang iyong kumpiyansa sa material na bagay? Bakit hindi sa Diyos na mabuti at nakakaalam na lahat ng bagay? Bakit hindi sa Ama na makapangyarihan sa lahat? Sa Psalm chapter 37, verses 18 to 19, isa ito sa mga paborito kong chapter sa Book of Psalm, no? Sabi niya, verse 18, "The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever. They will not be ashamed in the time of evil, and in the days of famine, they will have abundance." In contrast, doon sa mga tao na wala sa Panginoon at doon sa mga tao na nasa Panginoon, even in the midst of suffering o sabi na natin ng, midst of famine, sabi niya, "My children will have abundance." And then sabi niya, sa mga susunod, sabi niya, "The steps of a good man are ordered by the Lord." And then pagdating ng verse 25, sabi niya, "I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants begging bread." Kapatid, natatakot ka ba sa pangangailangan mo para sa year 2023? Look at the promise of God. Hindi kanya hahayaan na magkulang. Itutugunan niya ang iyong pangangailangan. Yakapin mo ang katotohanan na siya ay mabuti. Yakapin mo ang katotohanan na ang mabuting Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya yung tunay mong pangangailangan. And then lastly, upang hindi tayo maging mukhang, para hindi magdepende o ilagay ang kumpiyansa sa kayamanan, bagkus ilagay ang kumpiyansa sa ating Panginoong Diyos. By the way, meron pa palang isang verse dito. Sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 6 verse 32 to 33, sabi niya rin, "For the Gentiles eagerly seek all these things." Look at this. "For your heavenly Father knows what you need. That you need all these things. Parang yung pagbinalikan natin yung from verse 26, ang sinasabi niya rito, do not be anxious about your food, your clothing, di ba? Sabi niya ganyan. Bakit? Dahil yung mga bagay na yan, yan yung pinagsusumikapan o pinag-aalala nung mga Gentiles. Ibig sabihin, nung mga taong wala sa Panginoong Diyos. At tama lang na sila'y mag-alala kasi wala silang Diyos. Pero sabi niya rito, "Pero for your heavenly Father knows that you need all these things. But for you, na merong Ama sa langit," sabi niya, hindi ka dapat mag-alala dito sa mga bagay na ito. Kasi alam ng iyong Ama na nasa langit kung ano ang iyong pangangailangan. In contrast doon sa mga taong wala pa sa Panginoong Diyos, wala silang Ama na mabuti. Wala silang Ama na nakakaalam na lahat ng bagay. Wala silang Ama na magpuprovide ng lahat ng pangangailangan. That is why dapat lang silang mag-alala. But for you, Christian, GCF family, you have a good God, a good Father, and you have a God who knows
all things, who sees all things. Therefore, wala tayong dapat ipag-alala. So kung hindi ako dapat mag-alala, anong dapat kong gawin? Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So instead na mag-alala tayo sa mga pangangailangan, sa mga bagay na parang nakikita natin meron yung iba, tayo wala, sabi niya, hindi. Ang gawin mo, hanapin mo ang katwiran ng Panginoong Diyos. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. GCF family, kung meron mang bagay na dapat tayong pagsumikapan sa pagpasok ng taong ito at sa mga darating pang taon, ay ang magkaroon ng mas malapit at tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. So God is good. Realize that God is good. Realize that God is omniscient. And thirdly, realize what you deserve. Sa Genesis chapter 32 verse 10, ang sabi po rito, I am unworthy of all the loving kindness and of all the faithfulness which you have shown to your servant. For with my staff only I crossed this Jordan, and now I have become two companies. Now, ang nagsasalita rito si Jacob. Kung maalala nyo, nung siya ay tumakas doon sa kanyang tahanan, sa kanilang tahanan, dahil dinaya niya yung kanyang kapatid na si Esau, wala siyang daladala. Sabi niya, staff lang yung daladala ko, tungkod lang. Pero doon ay nakatagpo niya ang Panginoon. At siya ay nangako, sabi niya, Panginoon, kung ako yung pagpapalain, then ito yung gagawin ko. At after ng 21 years ng paglilingkod kay Laban, bumalik siya ngayon doon sa lugar ng kanyang mga magulang. At na, muli, nakatagpo niya ang Panginoon. At dito, binanggit ni Jacob itong napakahalagang salita. Sabi niya, I am unworthy of all the loving kindness and of all the faithfulness which you have shown to your servant. This is the problem of many people. And unfortunately, even Christians. Meron tayong tinatawag na entitlement. Parang ang feeling natin, lahat ng meron tayo kasi dahil sa atin. Pero ang sabi ni Jacob, Panginoon, anumang meron ako ngayon, hindi ako karapat-dapat. Ito ay biyaya mo lang, ito ay kaloob mo lang. Mga kapatid, hanggat hindi natin naintindihan na anumang bagay na meron tayo ay galing sa Diyos, hindi magiging tama ang pagtingin natin sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At hanggat hindi natin nayayakap ang katotohanan na yan, hindi magiging masaya, mapayapa ang buhay natin. Nakakapagod. So bilang mga anak ng Panginoong Diyos, as we face year 2023, tandaan natin, God is good. God knows all things. At tandaan natin, we do not deserve anything. Whatever we have, anumang bagay na meron tayo, yan ay biyaya lamang ng Panginoong Diyos. Kung kaya dapat nating ibalik ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Now, tingnan niyo po ito. Kung ang anumang bagay na meron ako ay kaloob ng Panginoong Diyos, kung ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoong Diyos, aba, hindi ko na dapat akong maghanap ngayon ng mga bagay na nasa kamay ng iba. Kasi kung ano yung binigay sa akin ng Panginoong Diyos, knowing that He is good, and He knows what is good for me because He is all-knowing God, then ibig sabihin kung anumang meron ako, ito yung bagay para sa akin. Ito yung tama para sa akin. So hindi ako magiging covetous. Nakuha niyo po? So parang sinasabi niya, let your conversation, let your way of life be without covetousness. Sabi niya, be content with what you have because God promised that He will never leave you nor forsake you. And because of that promise, no, the implication is very clear. His presence is with us and then His provision is in us. And lastly, the protection of God. Sabi nga eh, ibibigay ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Pagdating ng verse 6, sabi niya, so that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do
to me. Interesting po ito, sapagkat pag tinignan nyo yung verses 5 and 6, sandwich yung promise na I will never leave you, hindi kita pababayaan o iiwanan man. Sandwich siya doon sa unang sinabi na huwag kang magmukhang pera, makontento ka. Bakit? Dahil hindi ka pababayaan o iiwanan man ng Diyos. Sabi niya, huwag kang matakot kahit kanino man, no? Sapagkat hindi ka pababayaan o iiwanan ng Panginoong Diyos. So, sa pagpasok natin ng year 2023, yung protection ng Panginoong Diyos, sigurado. Why? Dahil yun yung promise niya sa kanyang mga anak. I will never leave you nor forsake you. Kaya sabi ng author, so that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Remember the word of Apostle Paul? If God is for us, who can be against us? If Yahweh is my God, if Yahweh is my Father, sino pa ang pwedeng gumawa sa iyo ng hindi maganda? Now, siguro sasabihin mo, Pastor, pero di ba ang daming mga tao, kahit Kristiyano, nagagawa ng hindi maayos, naluloko, ano pa man. True. But I believe, no, nakikita siya ng Panginoong Diyos at Panginoon ang bahala sa bagay na yun. But the promise of God, if we will embrace the truth that He is the sovereign God, the God who is in control of all things, those negative things na nangyayari sa buhay natin, He allows those things to happen nang merong magandang layunin. Romans 8:28. Ano sabi doon? All things work together for good to them who love God, to those who are called, Basahin na lang natin. Nakakalimutan ko pa. Romans 8:28, sabi niya, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Diba? Parang even yung negative things na mangyari sa buhay mo, kaya pala siya nangyari kasi may layunin ang Panginoong Diyos. But yung promise na He will never leave us nor forsake us, nakatayo siya lagi. Hindi nagbabago. At kung sakaling may mangyari sa akin na hindi maganda, hindi nagbabago yung pangako na I will never leave you nor forsake you. Nangyari yung hindi maganda dahil may purpose siya. Para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal o nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. It could be at pwede itong maging means ng Panginoong Diyos para tayo ay mas lalo pang magtiwala sa Kanya. Pwede itong ipinayagan ng Panginoong Diyos para makita natin na totally, wala talaga tayo kung wala ang Panginoong Diyos. So maraming mga karakter na pwedeng i-develop sa buhay natin. Yung pagtitiis, no? Sabi nga, lubos na pagtitiwala sa Panginoong Diyos. So even yung negative na nangyayari, may purpose pa rin ng Panginoong Diyos. My point is this, kung merong mang mangyari na hindi maganda sa atin, hindi ibig sabihin na hindi totoo yung promise na He will never leave you nor forsake you. Hindi siya nagbabago. Kaya nga lamang merong layunin sa buhay natin, bakit pinapayagan ang mga bagay na yan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, do not fear for those who can kill your body, but not your spirit. Kung meron man tayong dapat katakutan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos na may kakayahan upang ang sino man ay itapon sa dagat-dagatang apon. Naalala ko ang isang kwento. Merong isang babae na siya ay galing sa church at na medyo na late yung kanyang uwi. Pero noon po kasi, bibihira yung may mga sasakyan eh. Usually, lakad po yan, no? At minsan, dahil noong mga panahon na yon, hindi pa marami yung mga poste na may ilaw. So, madilim. At siya ay napadaan sa isang, dadaan siya sa isang tulay. Pagdaan niya doon sa may tulay, nakita niya merong lalaki. Merong lalaki na nakatayo doon sa may tulay. At
Sa takot ng babaeng ito, siya ay nanalangin. Sabi niya, Panginoon, please protect me. No? Huwag mong hayaan na may mangyari sa akin masama. So, sa madaling salita, dumaan siya doon sa harapan ng lalaki. Nakatingin sa kanya yung lalaki pero hindi gumalaw yung lalaki. Dire-diretso lamang siya. Kinabukasan ay kumalat ang balita. Merong na-rape doon sa may tulay. At nung tinanong yung oras, naisip na itong babae, nakalalagpas ko lamang nung time na yon. So, naghahanap sila ng witnesses sapagkat hindi alam kung sino yung taong masama na gumawa ng pangahalay. So, wala silang makita na witness. Then, naisip na itong babae na ito, kung ito ay ilang minuto, ang siguong minuto ay napakaliit ng distansya nung paglakad ko, possible na yung lalaki na yon ang nandoon, ang gumawa ng bagay na yon. So, nung siya ay pumunta doon sa presinto, may mga tao na nakatayo doon at tinatanong kung sino yung nakita niya nung siya ay dumaan. So, tinuro niya yung lalaki. Nung tinuro niya yung lalaki, sa maikling pag-uusap, umamin yung lalaki na siya yung gumawa ng pangahalay. So, nung time na yon, medyo nahihiwagaan yung babae. Sabi niya, tumaan ako doon pero hindi niya ako hinalay. Bakit yung iba ang kanyang hinalay? So, tinanong niya yung lalaki. Sabi niya ganyan, for sure kilala mo ko dahil nakatingin ka sa akin eh. Pero bakit hindi mo ginawa na masama nung time na lumakad ako sa'yo? Nung time na dumaan ako doon. Alam niyo po yung sagot ng lalaki? Eh kasi ano, magjo-joke sana ako kaya alam, baka mawala eh. Sasabi ko, eh kasi pangit ko eh, maganda yung hindi, sabi nung lalaki, eh paano kitang gagawa ng masama? Meron kang kasama na lalaki na napakataas. Pero sabi ng babae, hindi, mag-isa lang ako nung time na dumaan ako. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kung wala kang kasama, ikaw yung nabiktima ko. Ang daming kwento na nagsasabi na may mga kasama ang tao na anak ng Diyos na napakalaking tao na nagbabantay sa kanila. Ito ba angel? I don't know. Pero ang sabi ng Book of Psalm 37, merong thousands of angels na nasa ating paligid. My point is the protection of God. Hindi yung angel, yung God na nag-utos sa angel na tayo ay protektahan. So year 2023, totoo na maraming challenges na darating. Totoo na may pangangailangan na darating. Pero ang sarap isipin na may pangako ang Diyos. Instead na ilagay ko yung aking kumpiyansa sa material na bagay, instead na ilagay ko yung kumpiyansa ko sa tao, ang sabi ng Panginoong Diyos, ilagay mo yung kumpiyansa mo sa Panginoong Diyos. Bakit? Kasi ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. And that phrase, signifies na nandoon yung presensya ng Diyos. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Yung phrase na yon, dahil nasa gitna ng pangangailangan o ng pagnanais sa kayamanan, ito ay nangungusap ng itutugunan ng Diyos yung iyong pangangailangan. At yung phrase na yon ay nagbibigay ng confidence na sabi niya, hindi ako matatakot, walang kayang gawin ng tao kung kasama ko ang aking Panginoong Diyos. GCF family, I hope and pray. Ulitin ko ulit, kung meron man tayong dapat sandigan sa taong ito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Action point. Number one, alamin ang mga pangako ng Diyos. Napakalaga na basahin natin ang kanyang buhay na salita. Mahirapan tayo na hawakan ang kanyang pangako kung hindi natin alam. So it is very important na basahin natin ang salita ng Panginoong Diyos. At maintindihan natin o malaman natin ang kanyang mga pangako. At pag nalaman natin ang mga pangako ng Diyos, yakapin natin ang mga pangakong ito. Isang bagay na alam mo at isang bagay na tindigan mo yung pangako na sinasabi ng Panginoong Diyos. Katulad ng pangako niya na He will never leave you nor forsake you. So alamin natin, yakapin natin ang mga pangako ng Diyos. At ito yung pangatlo, pagyamanin natin ng ating relasyon sa Diyos. Lagi siyang babalik doon sa basic. Parang ang buhay pananampalataya, ang buhay Kristyanismo, ang pinaka essence niyan, hindi na tayo nabubuhay para sa atin.
tayo ngayon ay nabubuhay para kay Kristo. At para mangyari yung bagay na yon, kinakailangan nating bumalik doon sa basic. Read the Word of God, pray, and then fellowship. Sapagkat hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin, no? Yung salita ng Diyos at yung kanya pananalangin. At yung fellowship naman, nakapagpapatibay sa bawat sa atin. Pag nakikita natin, nakakasama natin ang ating mga kapatiran. So Happy New Year sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Remember, God will never leave you nor forsake you. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong buhay na salita, sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan o iwanan man. Lord, sa aming kalagitnaan ngayon, ikaw yung higit sa lahat na nakakita sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw po yung higit na nakakaalam sa mga pinagdaraanan ng mga anak mo. Ikaw ang nakakaalam ng takot na meron ang iyong mga anak. Wala kaming bagay na maililihim sa inyo, Ama. Ama, ang panalangin ko po ngayong umaga, kumilos ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nawa ang mga salita mo, ang pangako mo, ay maging totoo sa aming buhay. Tayuan po namin, yakapin po namin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na sa inyo lamang sumanding. Sa inyo lamang ilagay ang aming kumpiyansa. At ang panalangin ko po, Ama, na pagpalain mo po ang mga anak mong ito. At sa pagpapala na ibubuhos mo sa kanila, manatili sila na ang kumpiyansa ay sa inyo at hindi sa kayamanan na inyong papahiram sa kanila. Salamat muli, Ama, sa pangalan ni Jesus na ang panalangin. Amen.